Magandang araw po mga ka-channel. Ngayong araw na ito, ang akin pong ibabahagi sa inyo ay kung paano magluto ng beef tapa. So, napaka-easy po nito. Ang ginamit ko lang po is beef shoulder at iniwa ko na po siya ng ganito kalalapad. Ang kakailanganin po lang natin dyan is garlic, black pepper, and soy sauce, vinegar, and sugar. Ipapakita ko po sa inyo kung paano ko ito imimix. Okay, ipapakita ko na sa inyo kung paano ko timplahan yung beef tapa. Unang-una, maglagay lang ako ng soy sauce dito. Soy sauce, vinegar. Again, pasensya na kayo, hindi ako talaga nag-measure ng aking ingredients at pancha-pancha lang. And then counting sugar. And then halo ko na rin yung garlic. Okay? And then black pepper. Yeah. Yun lang. And then haluin ko lang ng konti. And then i-mix ko na yung beef. Na-slice ko na siya, di ba? So yeah, i-mix lang natin ng ganun. Yeah. Ilagay lang natin. Tapos i-mix natin ng mabuti. Siguro after 5-10 minutes, pwede nyo nang lutuin ito. Malasa na siya. Ganun lang kasimple yung pag-marinate. So, mas maganda, matagal sa fridge, mas masarap siya. So, mamaya, ipakita ko sa inyo kung paano ko iluto, kung paano ko lutuin yung technique ng pagluluto. Okay? Lagyan lang natin ang olive oil. Hindi natin damihan masyado yung olive oil kasi hindi naman natin kailangan i-deep fry talaga to. Yan lang yung amount ng olive oil na oil na ilalagay nyo. Tapos yan nyo na. Lagyan nyo na. Ang pagluluto nito, hindi siya isa-isa. Kailangan medyo dagdagan nyo na pwede nyo kung gano'ng karami yung gusto nyo lutuin, pwede nyo yung lutuin in one time. So bali yan lang yung lulutuin ko. Tapos lagyan din natin ng sauce nya. Yeah, yan yung way ng pagluluto ng tapa. Tapos hintayin lang natin kumulo. Takpan lang natin. At mamaya malalaman natin kung kailan siya ready at ipapakita ko sa inyo kung kailan siya ready. Tsura niya. Na-dry na yung lahat ng sauce niya. So I think pinakuluan ko lang siya ng mga 10 minutes. So pag ganitong dry na, palakasan na natin ng apoy hanggang sa matutally dry yung sauce niya. Bali ito yung resulta niya ngayon. So video pakuluan lang natin. Pero huwag naman natin totally na dry yung ano niya kasi masarap yung may sauce pa siya na konti.
Yeah, pag ganitong malapit ng maluto, pwede na natin palakasan yung apoy. Kasi luto na siya, tinatry ko lang na maalis yung maraming sabaw. Pero okay na siya. Yan, mamaya ipakita ko rin sa inyo kung paano magandang presentation para i-serve sa ating mga anak. Yeah, okay na siya. Luto na siya. Hi, ito na po yung naluto kong beef tapa. So, bali yan po yung finish product niya. So, yeah, tikman lang po natin kung ano talaga yung kalasahin nito. At para namang masarap. It's always good. With achara. So good. Mas masarap po to kung ang gagawin niyo pong rice is garlic rice. Bali itong rice ko na to is brown rice. So bali nilagyan ko na lang siya ng itlog para tapsilog na siya, di ba? So yeah. Maraming salamat po sa inyong panonood at subscribe po kung nagustuhan niyo yung aking ibinahagi sa inyong pagluluto at maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli po.